Magandang araw po, brothers and sisters. Kumusta po kayo? Today is Lord's Day. Tayo ay nasa harapan ng Diyos. Before we start, manalangin po tayo. Banal at mahabagin namin amang Diyos, nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong pagliligtas sa amin. Kami po ay tapat na umaasa na kayo po ay aming naluluwalhati. At pagkiusap po, samahan po ninyo ang mga kapatiran at ingatan mo po sila mula sa Satanas. Pagkiusap, pagalingin ninyo po ang mga kapatid na may karamdaman. At ingatan ninyo po ang mga kapatiran mula sa malakas na ulan at sa mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng inyong biyaya at habag. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, tulungan ninyo po kami na makapamuhay para sa inyong kaluwalhatian at sa church na higit pa sa pamamagitan ng natitira namin buhay. Ngayon ay unang araw ng August 2021, hayang ang kaharian ng Diyos at lumawak sa buwang ito. Nawa'y malaman pa po namin ng lubusang ang kalooban ng Diyos sa gitna ng aming mga kalagayan. Ngayon panahon ng COVID-19, ngayon po ay isa sa alang-alang po namin ang inyong mga salita. Pakiusap, tulungan ninyo po kami na maunawaan ang inyong pong kalooban sa pamamagitan po ng inyong mga salita at ng Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo, lamang po kami nagtitiwala. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Buksan po natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verses 9 hanggang 13. Mateo, capítulo 6, versículo 9 hanggang 13. Pasahin po natin sabay-sabay. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, kaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Yeah. Hanggang dito. Ngayon, nasa harapan tayo ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos. Kaya dapat po natin na mapalago ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ngayon ay special situation dahil sa pandemya, dahil sa coronavirus. Kaya sa pamamagitan ng messenger, we are having a fellowship and we are requesting our prayer request. Tayo ay humuhingi ng prayer request sa ating pong group chat. Kapag inyong ini-upload ang nilalaman ng inyong panalangin, maaari din naman po natin na ibahagi sa bawat isa ang tungkol sa ating mga sitwasyon.
Kailan po natin manalangin para sa ibang mga brother and sister dahil tayo ay espiritual na pamilya. Babuhay tayo sa langin sama-sama at pakiusap, magkaroon po tayo ng panahon na magka-fellowship ang Diyos at gitna ng mahirap situation. Magkakaroon tayo ng maraming pakinabang sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan po natin malaman ng bayos ang tungkol sa panalangin ng Panginoon. Itinuro po ni Jesus ang panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi para kabisaduhin ito, ngunit upang malaman nila at sundin ito. Ngayon araw ay atin pong pag-aaralan ang tungkol sa panalangin ng Panginoon. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa panalangin. Kaya, alamin po natin kung paano pa dapat manalangin sa pamamagitan ng pagtuturo ni Jesus tungkol sa panalangin. Upang makapabuhay ng tama sa ating pamumbuhay, Kristiyano, may apat na bagay po tayo na kinakailangan. Kailangan po natin bulay-bulay at basahin ang Biblia, manalangin, magkaroon ng fellowship sa Diyos at mga Kristiyano, malingkod sa church at ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ang apat na pangunahing elemento na kagaya ng apat na gulong sa sasakyan. Maharil ang pananalangin po ang pinakamahiram na gawin sa apat. Ang pagkakaroon ng fellowship sa isang oras ay madali lamang. Napakadali lamang na malingkod sa church sa isang oras. Gayon din naman, ang pagbabasa ng Biblia sa isang oras ay hindi rin naman mahirap na tungkulin. Gayunpaman, ang pananalangin sa isang oras ay talaga namang nakahirap. Diba? Kapag nanalangin tayo, napakaraming mga bagay na gumugulo sa ating mga isipan na hindi naman natin gustong isipin. Kung ngayon, bakit po sa lahat ng mga iyon ang pananalangin ang higit na napakahirap? Ito po ay dahil nalalaman po ni Satanas ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya't sinusubukan niyang gambalayin tayo sa ating panalangin ng higit po sa kanyang makakaya. Nalalaman po ni Satanas ang kapangyarihan ng panalangin. Marami sa mga Kristiyano sa buong kasaysayan ang naikayat sa pamamagitan ng panalangin at nakatanggap ng kaaliwan. At silang po ay nagpatagumpayan ang lahat ng pagkana ni Satanas. Nalalaman po si Satanas na ang Kristiyanong mapanalangin ay ang pinakamalakas. Kaya naman, sinusubukan ni Satanas na
아발라힌 따요사 라한낭 빠라나 깐냥 마카카야 까빠그 따요아이 나난 말랑이 문이 나라라팟 나망나 이약 나띤 앙 아띵 망아 살로오빈 사 디오스 아테 수북한 마스 마팔라피트 빠삭깐냐 난 히기빠 까빠그 따요아이 수북한 감발라인 니 사타나스 엔 앙 빠나 날랑인 앙 마부띵 빠라안 우빵 이아야그 앙 아띵 망아 사릴리 사하라판 낭 빵이노온 아드 마카빡 발릭 따나오사 아띵 두하이 까빡그 따요아이 나나 날랑인 앙 망아 낙갓따고 나띵 까살라난 아드 빡까까말리 아이 나하야 앙파그 마마타 아스 아이 힌디포나틴 나빠빤 신나 루밀리타오 까파그 따유 아이 나나날랑인사 하라판낭 요스 앙 오라스 낭 파날랑인 아이 앙 마간당 파나혼 우빵 마카빡 빨리 따나오 따요 사아딩 나깅 파무무하이 아드 마이타마 앙 아팅 망아 까말리안 가야 까인나 가노 빠뽀 나틴 빅양 디인 앙 까할라가 한낭 빠날랑인 힌디포이토 마기깅 사팟 야연 아라오 아이 아틴 뽕 빠그 아랄란 앙 둥골사 panalangin ng Panginoon. Kaya ang pamagan ng ating sermon ngayon ay ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Pag-aaralan natin tungkol sa ang panalangin ng Panginoon sa Mateo chapter 6 ngayon. Actually, ang panalangin ng Panginoon ay hindi ibinigay sa atin upang kabisaduhin po natin. Itinuturo po sa atin ni Jesus kung ano ang dapat nating sabihin sa Panginoon sa atin pong panalangin. Kailangan po natin na maunawaan maayos tungkol sa ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Kung susuriin natin ang panalangin ng Panginoon, ang pangunahing paksa po ng panalangin ay ang Diyos. At ang ipinalangin natin ay ang tatlong bagay tungkol sa Diyos at ang apat na bagay ay ang tungkol sa mga pangangailangan natin. Kaya ang kabayaan po ay pito. Tingnan po natin sa Mateo chapter 6, versikulo 9. Capítulo 6, versículo 9. Mayroon pitong bagay, pitong panalangin. Tingnan po natin sa versículo 9. Manalangin unga kayo ng ganito. Number 1. Ama naming nasa langit. Number 2. 삼바힌 나와 앙 빵알란 모. And number 3. 두마띵 나와 앙 까리안 모. Number 4. 마스노두 나와 앙 깔로오반 모. Number 4. 꿍 빠노 살랑이 가윤딘 나만사 루바. Number 5. 비기안 모까미 ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.
Number six, at Patawari Mokami sa aming mga utang, kaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Number seven, at huwag mo kaming dahil sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tulad nito, na mayroon pitong uri ng dilalaman ng panalangin. Kaya kung titingnan po natin ang maigi ang pagkakasunod-sunod ng panalangin, nauuna po ang panalangin tungkol sa Diyos. At kasunod naman ay ang panalangin tungkol sa tao. Nandiyan niyo po ba? Kaya, sa pamagitan po ng pagkakasunod-sunod ng panalangin ng Panginoon, ay nalaman po natin kung ano po ba ang palaging tapat na maging prioridad ng ating panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay at maging sa ating mga puso. Kaya tapat po ay hanapin po muna natin ang para sa ikaluwalhati ng Diyos. Ang paghingi para atin, pangangailangan ay sa susunod na. Sa Matthew chapter 6 verse 33, muni hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Dito, ang bersikulo na ito ay pangako ng pagturo ni Jesus tungkol sa prioridad para sa atin. Una po ay kinakailangan po muna natin sundin ang kaharian ng Diyos. Mapagpalawang ito ang langin sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Kapag tayo po ay namumunga ng marami ang Panginoon po ay dugod na nasisiyahan. Kaya alamin po natin na sa atin natitirang buhay ang pangaral po ay ang higit na mahalagang bagay. At ang iba pang mga itinuro ni Jesus ay ang kanyang katuwiran. Ito ay upang masunod ang kanyang mga salita. Buksan po natin sa Genesis chapter 15. Let's mark here. Genesis chapter 15. Genesis chapter 15 verses 4 and 5. Four and five, babasahin ko po. Muni ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmanap mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmanap mo. Siya'y tinala niya sa labas at sinabi, tuming Allah, kayayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo at sinabi sa kanya magiging kanyan ang iyong bini. Sinampalatayanan ni Abraham ang mga salita ng Diyos na naging katuwiran ng Diyos. Tingnan po natin sa versikulo 6, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na matuwiran sa kanya. Sumampalataya.
시 아브라함 사빵이 놓은 아드 이또이 이빈 일랑나 가또 이란 사 갔냐. 나디 아니 보바 안가또 이란 낭 조스 아이 앙 마남 빨라다야 아드 숨무 노드 사 갔냐. 다요아이 마나날랑인 빠라사 방앙아랄 낭 에방헬료 아트 박수노드사 살리타낭 교스 살라하포낭 아팅 기나가와 이토포앙 아팅 우나힌 아쿠포아이 따빤나 우마아사나 앙 라한낭 망아 까빠티 아이 나라란산나 앙 나라나사나 낭 마라밍 베세스 앙 빵악고 낭 교스 앙 파날랑인 낭 파니노온 사 마테오 챕터 6 아이 나그 시시 물라사 빡다 와그사 파날랑인 낭 아마 아트사 둘롱 바하기 남한 아이 앙 빠그 뿌뿌리사 깐냥 빵알란 까야 앙 따망 파날랑인 포 아이 앙 파날랑인 나 낙가 센트로 사 신오포 디오스 앙 따망 파날랑인 포 아이 앙 파날랑인 나 낙가 센트로 사 디오스 바발릭 사 마테오 챕터 6 베르시클로 누에베 아마 나밍 아마 나밍 나살 랑잇 Our Father in Heaven. 앙 시물라뿌 낭 빠날랑인 낭 빠니노온 아이 나그시 시물라사 빡다와그 낭 아마 앙 빠기긴 리타스 아이 낭앙아 훌루강 나땅갑 나딘 앙 에스피리투 낭 빠그 꾹꾹꼽 살롬 나딘 노옹 따요이 날리타스나 사포마기탄낭 까뚜부산사 두고니 헤수스 앙 에스피리투 산토 아이 뿌마속사 아띵 망아 부소 앙 에스피리투 미스모 앙 나그빠빠 토토오 나 따요 아이 망아 아낭낭 교스 까야뜨 티나타 와그 나띵 샤 아바 아마 북산부 나딘 사 로마 챕터 8 로마 챕터 8 verses 14 한강 17 14 한강 17 바바사인 꽃보 사파깟 앙 라한낭 피나팟 누바얀낭 에스피리투 낭교스 아이 실라 앙망아 아낭낭교스 사파깟 힌디까요 뚜망갑낭 에스피리투 낭파까 알리핀 우빵 물링 마타꽃 꾼디 뚜망갑까요 낭 에스피리투 낭파꾸꾸꼽나 다일디또이 뚜마타와그따요 아바아마 앙 에스피리투 미스모 앙 나그빠빠토토오 까사만 낭 아띵 에스피리투 난타요이 망아 아낭낭기오스 아뚜궁 망아 아낙 아이 망아 따가빡 마나린 망아 따가빡 마나낭기오스 아뜨 망아 까사망 따가빡 마나니 크리스토 궁 뚜나이 낭 나그티티스 따요이 까사마냐 우빵 따요이 누월하티인 나망 까사마냐 마라미사망아타오 앙마이 말링 빡가우나와 아드 시나비닐랑 신라이 망아 아낭낭조스 까인 나 신라이 힌디빠 나만 나이빠 빵 아낭나 물리 무닛 따깅 앙망아따옹 나이빵 아낭 라만나 물리 앙마링 마깅 망아 아낭낭조스 담아보아
앙 다일란 꿍 바킷 앙 이상 막가 살라낭 까뚤라 듣고 아이 마링 맞다왁 앙 바날라 조스 살랑이 빌랑 아킹 아마 이토포 아이 달사 까항아 항앙 빠그이비 나 이삐나 끼따낭 조스 사방아 이따낭 크로스 아드 앙망아 바가이나 이또아이 힌디꼬 마이빨리 와나그 우니 앙 라낭 까하리아 까히라판 아드 사킨나 아킹 피나그 다라안난 아이 나사 일라린 낭 마부팅 깔로 오반낭 교스 아드 이니한다 뽀낭 교스 앙 라한낭망아 빠그빠빨라 앙 아띵 빠날랑인 아이 앙 다안 우빵 이부오스사 아띵 앙 라한 낭망아 빠그빠빨랑 이니한다 낭조스 빠라사 아띵 아빠까빠그 띠나와그나띵 앙조스 나 아띵 아마 답반나띵 말라만나 마이로 온딘 나만 다용 오블리 가션 빌랑 아낙 앙 부옹 문도 보 아이 낙가띠닝 사아틴 꿍빠빠 아노 따요 나무무하이 까야 까빠그 띠나와그나틴 앙조스나 아틴 아바 답빠보나틴 이시빈 앙뚱골사 꿍빠빠 아노 따요 나무무하이 마카롬포 따요낭 까항아 항앙 까따유안 빌랑 깐냥 아나 띵남포나틴 사 마테오 챕터 6 4, 9 카피토로 6 베르시클로 누에베 물리 예. 빵알라와 삼바힌 나와 앙 빵알람보 Hallowed be your name 앙조스 아이 반할 까야 나만 따요 아이 마깅 반할 사 운앙 베드로 챕터 1 verses 15 한강 16 사 할립 야망 반할 앙사 인요이 뚜마와그 마긴 바날라만 까요사 라한낭 빠란낭 빠무무하이 사빠깟 나수 술라떼 까요이 마긴 바날 사빠깟 악고이 바날 앙아띵 아망교사이 바날 까야 답빠따용 마긴 바날 아띠 이닐리 왈라이 낭교스 앙 누빠 아따 앙 다간낭 깐냥 리카인 앙 문도 깐냥 이닐 이니힐 왈라이 앙 이카 아님나 아라우 아테 이카피통 아라우 깐냥 이니히 왈라이 앙 망아 후조 아테 망아 헨틸 바고 아테 바카타보스니 헤수스 왈랑앙랑이 아테 왈랑앙강이 임페르노 문도 아트 철치 아트 마라미 빵 이바 뚫라든 이또 나이스 낭교스나 앙 라한 낭망아 아낭 낭교스 아이 마긴 히월라이 물라사 카살라나 아트 아 문도 운앙고린도 챕터 3 verse 16 한강 17 힌디반 인요 날로라만 까요 아이 템플로 낭 디오스 아트 앙 에스피리토 낭 조스 아이 나니니라 한사 인요 꿍앙 시누만 아이 마땅깡 구미바사 템플로 낭 조스 앙 따옹 이토이 기기바인 낭 조스 사파깟 앙 템플로 낭 조스 아이 바날 아트 앙 템플로 이또아이 까요 앙망아 까빠띠란사 고린토 아이 힌디 닐라 날라라만 네. 힌디 닐라 날라만
나실라아이 나깅 템플로 낭교스 악마가따옹 날리기따사이 나깅 템플로 낭교스 나디냐니 보바 따요아이 나깅 앙 템플로 낭교스 사파마기딴 낭 까뚝바랑 낭 까살라나 사파마기딴 낭 깔리따산 따요아이 나깅 템플로 낭교스 꿍 앙신우 만나이 막당깡 구미바 사템블로 낭교스 빠빠루사한 샤낭교스 사 루망디밤 마이롱 삼풍 우토스 앙 빵아뚤로보사 삼풍 우토스 낭교스 아이 후아근 인용 가가미띠인 앙 빵알란 낭빵이 넣은 사 왈랑 까불루한 피나빠 할라 가한포 낭교스 앙깐냥 빵알란 낙 바발라 뽀샤나 꿍 신우만 앙 두망 아 두몽이스 사깐냥 빵알란 아이 하하뚤란 마달라스 나띤 낙기기따나 까빠그 앙 이상 보노게인 나 크리차노 아이 나무무하이 낭 힌디 나라라빳 앙빵알람뽀 낭빵이논 앙 날랄라 파스탕안 북산보 나틴사 에제키엘 챕터 36 에제키엘 챕터 36 verse 20 capítulo 36 versículo 20 가장 보나디 사베사바이 문인 낭 실라이 두마띵 사망아 반사 사만 실라 두마띵 까닐랑 닐라파스탕 안 앙아킹 반알 나 빵알란 사 박사사비 낭 망아 따오 둥골사 까닐라 앙망아 이또 앙 바얀 낭빵이노온 문이 깔랑한 일랑 루마바스 사깐냥 루빠이 사망아 말링 기나가와 낭망아 이지랄리따 나 띠나따 와그나 망아 따오 낭디오스 앙 빵알람뽀 낭디오스 앙 날랄라 빠스당안 가이 여연 앙빵란 낭빵이논 아이 나 알리푸스탄 낭 다일사망아 말링망아 기나가와 낭망아 so called Christians 꿍 힌디뽀 나딘 날랄라만 꿍 아노 앙 따마 오 말리 까빠그 앙 아딘 길로스 아이 낙 붕아낭 빡까까 말리 앙빵알란 낭교사이 날랄라 파스탕한 낭 다일사 아띵 망아 빠무무아이 나이스보 낭교스나 앙깐냥 빵알란 아이 마깅 사그라도 마깅사 아띵 빠무무아이 그야 마날랑인 따요 빠라사 바날라 빵알란 낭교스 꿍 따요 아이 마날랑인 빠라서 바날나 빵알란 낭교스 마리 따용 막발릭 따나우사 아띵 부하이 아듬 막가로 낭 히왈라이 나 부하이 나디 아냐 보마 바발릭 따요 사 마테오 챕터 6 베르시클로 디에스 빵아뚤로 두마띵 나와 앙 까리안 목 Your kingdom come 두마띵 나와 앙 까리안 목 앙 빠날랑인 나 이또아이 낙빠빠 아랄라 사 아띵 나 답반 나띵 일라각 앙 아띵 빠그 아사사 까리안 낭조스 나 다라띵
아사민 앙 월랑 한강문도 아트 마카빠 무아이낭 나아 앙꼽사 부아이나 마카카 빠속사 깐냥 까하리안 가야 앙 에방헬료 아이 나이빠 빵아랄 아앙 빌랑낭 망할 디그타스 아이 두마라미사 라바스 아당 아띵 망할 까슬라난 아이 운띠 운띵 나글랄라호 아당 까바날란 낭조스 아이 나부부오 살로온 나딘 이 또한 까하리안 낭조스나 나우우 나와안 살로옵 나딘 그야 시나비니 베프티스트 후안 사 마테오 챕터 3 버스 2 막시시까요 사파카 말라핀나 앙카하리안 낭랑이 헤수스 시나비니 헤수스 린 마테오 챕터 4 버스 17 막시시까요 사파카 말라핀나 앙카하리안 낭랑이 예 빠레오 가윤니 나만 만날랑인 뽀따요 아드 가윈 아딘 앙 아봇 낭 아딘 막가까야 우빵 마이빵 아낙 앙 에방엘료 다이 나빡 깔라핀나 뽀낭 빠그다띵이 헤수스 앙 코로나 바이러스 뽀와이 나빡 깔라 나빡 깔라킹 딴다사 이깔라왕 빠그다띵이 헤수스 kaya surin po natin ang kaligtasan ng ating mga kapamilya. Kaya tayo po ay magpakabanal at tularan po natin ang Panginoon. Tayo ay maging mga mature na Kristiyano. Tayo po ay magtitis kain na nakakasalubong tayo ng mga hindi patas na mga bagay para sa pangaral ang Ebanghelyo. Ito po ay pagtulad sa katangian ng Panginoon. Nandiyan niyo po ba? And next, pang-apat. Tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 10. Masunodo nawa ang kalooban nambo, kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. You will be done on earth as it is in heaven. Ang kanyang kalooban niya na naganap ay maring may apply sa pamamagitan ng dalawang kaso sa mga hindi mananampalataya at ng Kristiyano. Una, para sa mga hindi mananampalataya, ang kanyang kalooban naganap ay nangangahulugan na ang taong ito ay naligtas. Sa Juan chapter 6 verse 40, ito ang kalooban ng aking ama na ang bawa nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Dito, ano ang layunin ng tao? Ito ay may buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang layunin ng lahat ng tao. Para sa mananampalataya, ang kanyang kalooban na naganap ay nangangahulugang
악마가 따옹 숨은 어두사 깔로오반 낭조스 사깐냥 부옹 부하이 띵남보나딘 사 운앙베드로 카피틀로 꾸아토로 운앙베드로 카피틀로 꾸아토로 베르시클로 도스 챕터 4 버스 2 바사인보나딘 사바이 사바이 우빵 힌디나까요 마무아이 살라만사 인용 날랄라빙 빠나온 사 마사사망 빠그나나사 낭 망아따오 꾼디사 깔로 오반낭 요스 힌디나 나무무아이 아윤사 라만 빠라사 마사망 빠그나나사 낭 망아따오 무닛 빠라사 깔로반낭 조스나 안깔로반낭 빠라사 아딘 까야 답받다용 마날랑인낭 답받나 안깔로반낭 조스 안 막기기따사 아딘 빠무무하이 까가야 보니도 앙파날랑인 문화아이 빠라사 디오스 보 아테 바카타포스 카스노드 나포 앙망아 파날랑인 나틴 파뚱콜사 아팅 퍼스널 나 빵앙 아일랑한 앙 망아 프로브레마 까야 앙 우나포와이 뚱콜포사 아라와라포 나틴 나 빡카인 빵리마 띵남포 나틴 사 마테오 챕터 Capítulo 6, versículo 11, Muli. Pigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Give us this day our daily bread. Pang araw-araw na pagkain, hindi tapad mali mitahan sa pagkain, kailangan natin maging malusok sa maraming kadahilan upang makapamuhay ng maayos sa mundong ito. Dapat tayong manalangin sa Diyos na ang mga aspektong iyon ay pamunuan at magpasalamat tayo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa atin na manalangin tayo sa ating pang araw-araw na pagkain. Ito po ay upang matulungan tayo, maunawaan natin kung sino ba ang nagbibigay sa atin ng ating pang araw-araw na pagkain. Toong pagkain ay mula pa rin sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nanalangin, bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Naunawaan po natin na ang bawat bagay na aming kinakailangan ay nagmumula sa Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, Roma chapter 11 verse 36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamagitan Niya, at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Of Him and through Him and to Him are all things. Mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang bawat bagay ay nagmula sa ang Panginoon na nagpupunan puno sa ating pangangailangan sa araw-araw. Kapag kinilala po natin na ang lahat ng mga bagay ay sa Panginoon ay magagawa po nating magpasalamat lagi sa biyaya ng Diyos. Pero sinasabi ng Biblia na
꾼디 힌디모 날랄라만 앙 비야야 낭조스 마사사양모 라망 이또살로낭 이상 아라 북산보나틴 사 마테오 챕터 25 마테오 챕터 25 verses 24 한강 verse 30 바바산 꼽보 앙 루마피틴 앙 뚜망갑 낭 이상 탈렌토 아드 시나비냐 빵이노온 알람꽁 이까우아이 따옹 말루피나 구마가파스 가론사 힌디모 히나시칸 아드 나그티티폰카 론사 힌디모 끼나카일랑한 낭 비니 그야 아코이 나타꽃 아트 아코이 우말리스 아트 이티나고코 살루바 앙 탈렌토 모 헤토 이요나 앙사 이요 무니 수마곳 앙 깐냥 빵이노온 아트 시나비사 깐냐 이카우나 마사마 아트 타마드나 알리핀 알람모 빨랑 아코이 구마가 빠스사 힌디코 히나시칸 아트 나그티티 본사 힌디코 이나 라탄낭 비니 다파 사나이 이닐락가트 모앙 아킹 살라피 사망아 망앙 아 라칼 낭 살라피 아트 낭사 아킹 파그다팅 아이 마땅갑 고궁 아도 앙 아킹 파티나 앙 바키나방 가야트 꾼인 인뇨사 깐냐 앙 탈렌토 아트 이비가인 인뇨사 깐냐나 마이 삼풍 탈렌토 사파갓 앙 바완 마이론 아이 비비기안 아트 샤 마카론 낭카사 가나안 무니 앙 왈라 파팅 나사깐냐 아이 꾸꾸닌 하트 앙 알리핀 왈랑 빠키나방 아이 이타폰 닌요사 까딜리만 살라바스 돈 아이 마카카로온 낭 빡땅이스 아트 빡낭 알리트 낭망아 니핀 디도 앙 탈라탕 이또 아이 뚜무뚜꼬이사 망아 후조 나 힌디 나카로온 낭 깔리타산 낭 디렉타 까이나마이 빠카카타온 실라 나 말리타스 빌랑 바얀나 피닐리 낭조스 아트 마리타용 마카탕감 낭 아랄 물라리또 나 까이나마이 빠카카 다온 따요 나 마카탕감 낭 빠빨라 마리나틴 마왈라 앙 망아 간팀빨라 물라사 빵이노온 꿍 힌디모 날라라만 나 앙조스 앙 나 비비가 이사 이연낭 마요스 나 칼루수간 마사사양 모포 이도 답받다용 막바살라마사 비야낭조스 나 뿌무뿌노사 라한낭아띵 빵앙 아일랑안 앙빵 아라오 아라오 띵나띵 빡가이나이 힌디 리미타도사 아띵 나만 이토린 나만 아이 마이 깔룰 루강 에스피리추알 에스피리추알 북산보나디 사 후안 챕터 카피툴로 꽈도로 후안 카피툴로 꽈도로 베르시클로 트렌타이 꽈도로 챕터 4 verse 34 후안 챕터 4 verse 34 가슴보다 뛴 사회 사바이
Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Si Jesus po ay laging humihingiling ng pagkain espiritual. Tapat nating gawin source ng ating espiritual na kapangyarihan ang pagkawa ng kalooban ng Diyos. Ang laman ay nakakakuha ng lakas sa pamagitan ng pagkain. Saan po ba nagbumula ang espiritual na kapangyarihan? Ito po ay nakukuha sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nandiyan niyo po ba? Brothers and sisters, wala po bang paglago sa inyong pamumuhay bilang Kristiyano? Sa loob ng mahabang panahon, ikaw ba yayon ay kagaya pa rin ng dati? Iyong buhay dahil ang iyong buhay ay hindi nakakapamunga. Ito po ay dahil hindi mo sinasanay ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang espiritual na pagkain ay baka pagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang may sa katuparan ang kalooban ng Diyos. Ngunit sinasabi ni Jesus na ang pagkawa ng kalooban ng Diyos ay mismong spiritual na pagkain. Iyon po ay dahil kung ginagawa mo po ang gawain ng Diyos, makakakuha ka ng lakas na magawa ang kanyang gawain. Kung binigyan ka ng Diyos ang tungkulin, dapat ka rin naman po na magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa tungkulin na iyon, binibigyan ka ng Diyos ng espiritual na kalakasan. Nandiyan niyo po ba? Pang-anim, tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 11, muli. Sorry po. Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 12. Versículo 12. Apatawarin mo kami sa aming mga utang, kaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Tapat nating ipahayag ang ating nagawang mga kasalanan sa ating buhay at humingi ng kapatawaran. Ang kapatawaran po nito ay hindi ang legal na kapatawaran na kung saan ay tinubos ang ating mga kasalanan, subalit ang kapatawaran sa puso. Kagaya ng pagpapatawad natin sa ibang tao. Dahil lang sa pinatawad natin ang kasalanan, dinuman ang kasalanan ay hindi legal na bawal wala. Kagaya po ninyo, dahil lamang sa humihingi tayo ng kapatawaran ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi mawawala. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay bayad na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus.
Kaya humihingi tayo sa Diyos ng kapatawaran upang makapa numbalik tayo sa fellowship na kasama siya. Buksan po natin sa unang Juan, chapter 1. Unang Juan, chapter 1. Verse 9. 1 Juan chapter 1 verse 9. 바사인 보 natin sabay-sabay. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y nilinisin sa lahat ng kalikuan. Actually, many people, maraming tao ay misunderstanding tungkol sa versikulo na ito. Unang Juan chapter 1 verse 1. Naniniwala sila, sila'y pupunta sa langit sa pamamagitan ng confession ng kasalanan. Pero ito ay para sa fellowship, kasama ng Diyos, kasama ni Jesus. Tingnan po natin sa versikulo 9 na ito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y nililisin sa lahat ng kalikuan. Ang unang Juan, aklat ng Juan, unang Juan, ito ay nasulat para sa fellowship. Yeah. Tingnan po natin. Sa versikulo 3, ipinahayag namin sa iyong yaong aming nakita na narini upang kayo rin naman ay makaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesu Kristo. Sigurado, ang aklat ng Juan, unang Juan ay nasulat para sa pakikisama. Naiintindihan niyo po ba? Pero maraming believers misunderstand. Gusto nila pupunta sa langit sa pamamagitan ng confession. Kagaya ng nasirang relasyon ay naipa numbalik sa pamamagitan ng kapatawaran dahil ang ating mga kasalanan ay napatawad na sa harapan ng Diyos, kaya tapat po tayong humingi ng kapatawaran para mapanumbalik po ang ating relasyon sa Kanya. Maaari po tayong magkasala dahil tayo po ay nasal lamang pa. Ngunit, hindi po tama na ito ay ating ikatuwiran sa ating sarili. Kaya, kumagawa ng kasalanan o isisin na lang ito sa iyong sarili habang buhay para magkagawa ng kasalanan. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, nasisira po ang fellowship natin sa Diyos at ang Espiritu Santo po sa loob natin ay nag-aalala. Hindi po ninyo mabibigyan dugo ang Panginoon sa kanyang kalagayan, kaya naman
Kina kailangan ninyong ipahayag ang inyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Tapat po tayong magpasalamat kay Jesus sa kanyang kamatayan doon sa krus para sa mga kasalanan na iyon at magsikap tayo na hindi na magkasala pang muli. Nararapat nang din naman po nating patawarin ang mga tao na nakakasala laban sa atin. Kung hindi mo magagawang magpatawad ng tao, pagbulayan ninyo po ng mas malalim sa inyong mga puso ang tungkol sa naganap na pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Sa Mateo chapter 18 verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa magkapito, kundi hanggang sa magkapitumpung-pito." Ibig sabihin, walang hanggang. Walang hanggang. Forgive other people's kasalanan. And sa versikulo 23 hanggang 35, meron tao. Isang tao ay may utang 10,000 talento. 10,000 talento. Actually, ito ay tumutukoy kayo at ako. Bagong nalikita sa tayo, tayo ay debtor. Mga tao, utang, may utang sa pag-ibig. Pero nalikita sa tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Ipaaralla sa iyong sarili na ang biyaya ng Diyos ang naglitas sa inyo mula sa miserable ninyong kalagayan. Kaya kung iisipin po natin ang tungkol sa langit na biyaya at kapatawaran, magagawa rin naman po natin mapatawad ang sinumang nakasala laban sa atin. Hindi natin magawang mapatawad kapag nakakasala sa atin ang ibang tao dahil mayroon tayong masasamang puso. Muli yayon ay magagawa na natin dahil mayroon na po tayong mabuhay budi, mabuting budi. Gaano po ba ito nakamamangha? Last ikapitong, tingnan po natin sa Mateo chapter 6, versikulo 13, kapitulo 6, versikulo 13. At huwag mong kaming dahil sa tukso. Do not lead us into temptation. Huwag mopo kaming dahil sa tukso. Ito po ang panalangin na talaga naming kinakailangan natin.
tayo po ay likas na malapit sa kasalanan. Tayo po ay madalas na nahuhulog sa tukso. And napakarami pong mga tukso sa mundong ito. Kaya kinakailangan po natin ang panalangin, huwag mo po kami ipahintulot sa tukso ng higit at higit pa. Ang panalangin na huwag mo po kami ipahintulot sa tukso ay makakatulong po sa atin na malaman ang ating mga kahinahan at aminin ang mga ito. Hindi po tayo ganun kalakas kagaya ng ating iniisip. Ang ating resolution at kalooban ay hindi marin mapakati walaan. Kung hindi po tayong tutulungan ng Diyos, kung wala po tayo ng kanyang biyaya at makakapag-ingat sa ating mula sa tukso, tayo po ay maring mahulog sa pagkakasala. Kaya dapat po tayong manalangin ng higit pa. Sa Lucas chapter 22 verse 40, nang siya'y dumating sa poong na iyon, ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo pumasok sa panahon ng pagsubok. Ang dahilan po kung bakit nakakapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya at ang ating puso para sa Diyos, pagkatapos natin baligtas ay dahil ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Nalalaman niyo po ba na ang Panginoon ay nanalangin para sa atin? Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 34, capítulo 8, versículo 34, 34. Pasahin po natin sabay-sabay. Sino ang hatol si Kristo Jesus na namatay o siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya ring nasa kanan ng Diyos na siya ring na mamagitan para sa atin. Nalalaman ninyo po ang ating kahinaan, kaya po siya ay nananalangin para sa atin. Kaya po, nagiging ligtas tayo mula sa Satanas. Nandiyan niyo po ba? And sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 3, kundi iligtas mo kami sa masama. Deliver us from the evil. Deliver us from the evil one. Ang salitang masama ay tumutukoy kay Satanas at sa bawat kasalanan at tukso na nagbumula sa kanya. Kapag nanalangin po tayo na iligtas mo kami sa masama, madidiskubre po natin ang maraming bilang ng kapangyarihan ng kasalanan na nasa palibot natin ang nararamdaman natin ang panuk
panunuksoni Satanas. Ang panalangin na huminghingi ng paglitas mula sa kasamaan ay nagpapaliwanag sa atin mga puri at tayo ay gumagawa ng mga plano upang balapanan ang kasalanan. Iyon po ang dahilan kung bakit hindi ka nagkakasala kaagad matapos mong makapanalangin, iligtas mo kami mula sa masama. Kaya ang panalangin na ito ang kalaunang pumoprotekta sa ating mga puso sa pagkawa ng masama. And tingnan po natin sa Mateo chapter 6. huling bahagi sa versikulo 13, tingnan po natin sa K. Ang nilalaman na ito ay hindi nakasulat sa Tagalog version, ngunit mayroon pong nakasulat sa King James version. At tingnan po natin ang letter K sa huling bahagi ng versikulo 13. Muli tingnan po natin sa babang bahagi ng bahina. K. 13, versikulo 13, ang ibang mga kasulatan ay mayroong ganito, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpagkailanman. Amen. Kaya, ang church po ay pagmamaari ng Diyos, hindi po sa iyo. Nandiyan niyo po ba? Ang church po ay pagmamaari ng Diyos, hindi po sa iyo. Kung ipagpipilitan po ninyo ang inyong sariling kaluwalhatian dahil in-evangelized mo ang marami sa mga kapatiran at ikaw ang gumagabay sa kanila sa church, kung gayon po ikaw ay nauloguna. Dahil ang kaluwalhatian ay ibinibigay sa Ama ng Diyos. Ang kaharian, kapangyarihan at ang kaluwalhatian ay ibinibigay sa Diyos Ama. Naintindihan niyo po ba? Ang panalangin po ng Panginoon ay nagtatapos sa salita ng salitang Amen. Ang ibig sabihin po ng salitang Amen ay nais kong mangyari iyon. Naniniwala ako na iyon ay mangyari. Ang pareong salitang ito ay nangangahulugan na pag-asa at pananampalataya. Tinapos po natin ang panalangin sa Panginoon sa salita Amen. Kagaya po nito, ang ating pong panalangin ay naglalaman po tapat ng patungkol sa pag-asa para sa kahalian ng Diyos. Ito po ay tapat, mapuno ng pag-asa na makapamuhay sa kalooban ng Panginoon sa buong buhay natin. Ang panalangin na ito ng Panginoon ay puspos at kumpleto. Kapag ang Panginoon ay bumalik na sa lalong madaling panahon, masunod po nawa ang inyong kalooban
두마띵 나와앙 인용 까하리안 마스노드 나와앙 깔로 오반모 꿍빠노살 랑잇 아이 가윤딘 나만사 누빠 앙살리땅 아멘 쌉바날랑인 낭 빵이노온 아이 나그 비비가이 리나우사 아띠나까인나 나날랑인 따유나마이 빡아사 아드 바나남팔라타야상 야욘 빠니 구라동 발랑 아라우 이토뽀 아이 마이사사 까뚜빠란 까가야 뽀낭 깐냥 이삐낭 아꼬 꿍 나무무아이 라만뽀 따요낭 나아연사 바날랑인낭 빵이노온 따요뽀 아이 마링 막가빠 무아이낭 왈랑 아누망 까빈 따사안 빌랑망아 아낭낭 듀스 가야 앙 바날랑인뽀 아이 힌딜라망 나그따따뽀스사 아띵망아 비빅 꾼디 마가 밑 딤포 나띵 사띵 빵 아라오 아라오 나 빠무무아이 가야 앙살리땅 아멘 사 빠날랑인 낭 빵이논 아이 후아글 라망 마타포스사 아띵 망할 라비 꾼디 마이 빡기따 림포 나띵 사 아띵 뚜나이나 빠무무아이 ang panalangin ng Panginoon ay kumpleto po maging hanggang sa pagbabalik ni Jesus at tayo po ay nakikigalak sa kagalakan na nakikibahagi sa kaluwalhatian. Yayon ay napag-aralan natin ang tungkol sa panalangin ng Panginoon. Tungkol sa ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Ang panalangin ng Panginoon ay hindi ibinigay sa atin upang kabisa duhin po natin. Itinuturo po sa atin ni Jesus kung ano ang dapat natin sabihin sa Panginoon sa atin pong nananalangin. Ito ang itinuro ng Panginoon ang pamagat at dilema ng panalangin. Nandiyan niyo po ba? Ito ang itinuro ng Panginoon ang pamagat at dilema ng panalangin. Kailangan po natin na maunawaan ng maayos tungkol sa ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay privilegio ng Kristiyano at panahon na magkasama na ang Diyos Ama na tagapaglikha. Kaya kung tayo ay manalangin, makakaroon tayo ng karunungan. Kung tayo ay manalangin, makakaroon tayo ng kapangyarihan. Kung tayo ay manalangin, magiging banal tayo. Kung tayo ay manalangin, magiging mapayapa tayo. Kung kayo ay manalangin, magiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Kung tayo ay manalangin, manalaman natin ang kalooban ng Diyos. Nandiyan niyo po ba? Today, especially, nag-aaralan natin tungkol sa ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Ito ay hindi para sa memorize lang. Ito ay para sa proper, mabuting panalangin. Ito ay tungkol sa ang pamagat
ate ang nilalaman, ang mga nilalaman tungkol sa panalangin. Ito ay ang tulo ni Jesus tungkol sa panalangin, especially sa Mateo chapter 6. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Banal at mahabagin Diyos. Salamat po sa pagtuturo ninyo ng inyong panalangin sa pamamagitan ng sermon na ito. Nawa'y masanay po kami sa inyong turo tungkol sa panalangin. Nawa'y makaroon po kami ng maayos na fellowship na kasama kayo. Kaya nawa'y mapalapit pa po kami sa inyo. Makakuha po nawa kami ng higit pang kapangyarihan at karunungan. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.